At dahil nga lumalaki na ang market ng indie films, isang cable channel ang naglunsad ng film festival para dito. At pumunta mismo roon ang ating reporter ng bayan para makasagap ng mga latest na balita. Kaya reporter ng bayan, pasok! Ang Cinema One Originals Annual Film Festival na nagbibigay ng grants sa mga aspiring filmmakers this year, nasa 8th year na sila. Tapos, yung mga kasabayan kong filmmakers, 13 kami all in all, tatlong nabigyan ng 2 million budget. Tapos kami, the rest na 10 finalists, nasa tipo 1 million na budget. Yung mga films na nakasama this year, doon sa 2 million budget, meron sila direct Adolf Alex, sila Richard Somes, sila direct Ato Bautista sa 1 million. Tapos yung mga iba, mga baguhang filmmakers. Matagal ko nang gustong gumawa ng pelikula. Tapos sumali ako sa Cinema One Originals. Una yon ang proseso, magpapasa ka ng full-length na script. Tapos ipipitch mo sa kanila yung script mo. And then, di-deliberate nila. Tapos, mamimili sila ng finalist. Ang entry ko po sa Cinema One Originals, ang title niya, Mamay Umeng. Tungkol lang siya sa isang matanda na nothing to look forward to but death. Tapos, yung buong pelikula, tungkol lang siya sa paghintay, sa waiting. Parang I wanted din na gumawa ng isang pelikula solely about waiting na kasi tayong mga Pinoy medyo sanay tayo sa mga films na ang daming nangyayari, ang daming conflict, ang daming drama. Gusto kong i-challenge tsaka patunayan sa mga Pinoy audience na kahit sobrang simple lang yung script, sobrang simple lang yung atake ng pelikula, pwede silang ma-engage, ma-involve dun sa character. Influences sa filmmaking, gusto ko yung mga pelikula ni Mike De Leon, Lino Broca, sa ibang bansa, si Miranda July, si Michelle Gondry. Yung parang tahimik, wala masyadong dialogues, pero sobrang nararamdaman mo, sobrang involved ka dun sa buong pelikula. Yung feeling na yung buong pelikula tapos na, sobrang overwhelming. Nagkaroon nga ako ng parang ng speech bago i-present yung film ko. Yung kwento ko doon, nung first year college pa lang ako sa Letran, tuwing mahaba yung break namin, nilalakad ko mula Intramuros hanggang SM Manila. Tapos nanonood ako ng mga pelikula doon. Tapos one time, may mga indie selection kasi sila. Nanood ako ng indie kasama ko yung kaibigan ko. Pagpasok namin sa sinihan, walang tao, kami lang. So ang ginawa ko, pumunta ako dun sa harap ng sinihan. Tapos tinignan ko lahat ng empty seats. Sabi ko, one day, tatayo uli ako kung saan ako nakatayo nun. Tapos lahat ng empty seats na yun, magkakaroon ng laman. At lahat ng tao yun, panonoorin yung pelikula ko. Kaya sobrang nung come gala night, sobrang surreal sa akin na makita na lahat ng empty seats na yun, finally nagkaroon ng laman. At finally, meron na din akong pelikula ang ipapanood dun sa mga audience. Para sa mas marami pang info tungkol sa Mamay Umeng, check nyo na lang yung Facebook namin. Facebook.com/Mamay Umeng. Dun sa mga young filmmakers, sumulat lang silang sumulat, tapos wag silang tamad, mag-shoot sila ng mag-shoot. Tapos, ayun, eventually, lahat naman nung ginagawa nila, magkakaroon ng bunga. Ako po si Dwayne Baltasar, ang writer-director ng Mamay Umeng, ang inyong reporter ng bayan.